What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isa akong clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. At syempre, turuan ko kayo maging buwais na hearing aid consumers para hindi kayo naloloko pagdating sa mga purchases nyo, pagdating sa inyong hearing needs. Ang topic natin for today is correlated o related siya dun sa last two episodes natin na kung saan dinidiscuss natin kung ano ba ang tinnitus at ano ang relationship ng tinnitus sa stress. Pero bago tayo mag-umpisa, ini-invite ko kayo sa ating monthly raffle na kung saan posible kayo manalo ng 1,000 pesos. Paano tayo makakasali sa ating monthly raffle is walang iba kundi magsusubscribe lang kayo sa ating website sa www.eroslomboy.com. At syempre, pag nag-subscribe kayo, meron kayong notification email na kung saan bibigyan kayo ng further instruction para maging eligible o maging ticket nyo para sa ating monthly raffle. Okay, so let's return to our vlog. Ang function ng ating utak ay basically siya yung nag-i-interpret ng electric signal na dinideliver ng ating inner ear. Ngayon, itong electric signal na to, pag nakarating sa kanya, is pinoproseso niya to ng mabilis. Na kung saan, once na na-notice niya na, may kulang sa stimulation, lalong-lalo na sa mga taong may hearing loss, ang ginagawa niya is nagkikreate siya ng sarili niyang sensation. Ito yung tinatawag nating tinnitus. Ayon sa mga pag-aaral, ang tinnitus ay para siyang tinatawag nating phantom limb, na kung saan halimbawa dun sa mga diabetic na pasyente o yung mga nadidisgrasya yung kamay na kung saan kailangan putulin ang kanilang mga appendages tulad ng mga paa o maputol yung kamay, ayon dun sa mga reports ng mga pasyenteng iyon na kahit putol na ang kanilang mga appendages o yung mga kamay nila, nararamdaman pa rin nila yung kanilang kamay at ang paa. Now, pagdating sa pandinig, dun sa mga taong may hearing loss or undetected hearing loss, meaning hindi pa sila nagpapa-hearing test, kadalasan, dahil nga walang information na dumadating sa brain, gagawin ng brain ngayon, mag-create siya ng tunog na kung saan tinatawag nating tinnitus. Tulad nga na nasabi natin noong nakaraang chapter na kung saan ang utak natin ay mabilis ang processing, kaya niya nagagawa yon dahil sa meron din siyang power saving mode. Okay? Yung power saving mode na yun, let's say for example, kung familiar ang ating brain sa information na nakakarating sa kanya, minsan naka-auto mode siya, okay? Or cruise control, kumbaga. Halimbawa ng example ng nagko-cruise control ng ating utak is, for example, meron tayong relo. Kung meron kayong suot na relo ngayon, kadalasan hindi na natin memorize kung itong relo ba natin ito ay Roman numeral number ba yung design o Hindu-Arabic system ba yung design. Ano ba yung itsura o kulay ng mga numero? Meron ba tong date, okay? Or meron ba tong pointed or arrow shape na mga kamay? Yun yung mga example ng mga power saving mode ng ating brain. Subalit, sa kabilang dako, meron din ang brain natin na habit na kung saan kung merong mga bagong information, dun siya nakafocus. Okay? Ano ba ang correlation nito sa ating topic? Let's say for example, dun sa mga unang beses na ang mga tao ay makakarinig ng tinnitus na kung saan yung brain natin ay dun lang magpo-focus. Okay? So, ang goal ng ating tinnitus therapy is para
maialis yung ating attention o yung attention ng brain dun sa tinnitus at maging normal siya. Okay? Maging normal na bahagi ng ating pamumuhay. Okay? Kung iisipin ang mga taong may tinnitus, hindi nila naririnig ang kanilang tinnitus tuwing sila'y nagtatrabaho or sila'y may kausap ng ibang tao or kung sila ay nakikipag or nakikinig actively sa mga balita, sa radyo, sa podcast, or sa normal na conversation na ganito. Okay? So, yun ang tinatawag nating habituation. So, ang keyword natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating white noise. Congratulations kung nakarating na kayo dito sa ating gitna ng ating vlog. Okay, napansin ko kasi kung masyadong familiar tayo na palaging nasa ulian ng ating keyword, posible kasing skip nyo yung information na binibigay natin dito. Sayang naman. Kaya gagawin natin on random places, lalagay natin yung ating mga keywords. So, ang keyword natin ngayon is walang iba kundi white noise. Okay? So, paano ba natin ginagawa yung tinnitus therapy? Okay, yung tinnitus therapy, yung intention niya is hindi para tanggalin yung tinnitus. Bagkos eh, takpan natin to. Okay, paano natin siya tatakpan? So, sa ating tenga, okay, dahil nga may hearing loss, kadalasan meron dun pyesa na hindi naririnig ng ating brain. Hindi niya napaprocess. Okay. Ang gagawin natin is, i-stimulate natin ngayon sa ating tenga yung mga adjacent na mga hair cells o yung mga neurons para pag na-perceive ng ating utak, matatakpan niya ngayon yung missing piece. Para hindi na siya magke-create ng sensation na, uy, may nawawalang pyesa yung ating pandinig. Okay? And eventually, ang purpose nun is for us to change yung pakiramdam ng mga may tinnitus from a negative behavior or negative sensation dahil nga may tinnitus sila into positive. Okay. Ang kadalasan ng ginagamit natin para ma-mask out yung ating tinnitus eh ang mga sumusunod po pwede tayong gumamit ng hearing aids or po pwede tayong magparinig ng mga recordings tulad ng tunog ng ulan, tunog ng environment, tunog ng mga kuliglig, tunog ng dagat na kung saan eh pag naririnig natin itong mga tunog na to, natitrigger sa ating utak na uy, familiar tayo dito sa tunog na to. Okay, kumbaga inaalis natin yung unknown na sensation galing doon sa mga tunog. Okay, posible rin na gagawin natin is i-divert natin yung attention ng mga taong may tinnitus sa mga bagay na kailangan na meron silang active listening skill tulad ng pakikinig ng radyo, lalong-lalo na yung mga news, okay? Or pakikinig ng mga podcast, or panonood ng YouTube, okay? Or posible rin na yung pakikinig ng mga audiobooks. Alright? So, yun yung ating mga ginagawa. So, yun. Always natin tatandaan na ang purpose din ng ating tinnitus therapy is hindi para alisin ang tinnitus, kumbaga para takpan yung tinnitus. Okay? This is again Sir Ero saying we will make this able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Always keep hearing. Until then, bye!